Yan, hello mga habibi. Nandito tayo ngayon sa aking hideout. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung hideout ko dito. Kasi maraming yung iba, porket abroad ka, iniisip nila marami ka ng pera. Kaya hindi nila alam kung ano ang buhay ng isang OFW na kagaya ko na mahirap lang. Hindi naman kagandahan ang trabaho ko at hindi naman kalakihan ang sahod ko. Kaya ang pag-abroad mga habibi ay paswertihan lang talaga yan. Maraming nag-abroad na umuwi na zero. Mayroon ding abroad na umuwi, may pera. Pag minalas-malas pa, bangkay pa ang iuwi. Minsan hindi pa nga may iuwi yung bangkay. Kaya hindi ganun kadali na porkit abroad ka ay marami ka ng pera. Gaya ngayon na baby, ang pagkain natin, pagkain ko ngayon ay kubos. Ganun talaga habibi pag hindi ka marunong magano sa ano mo. Porkit abroad ka, maraming inisip mo, marami ka ng pera, makakain mo na lahat ng gusto mo. O siguro pag galing ka dito, umuwi ka ng Pilipinas, siyempre makakain mo yung gusto mo, pero hindi yon pag isang buwan. Isang araw mo lang, isang araw o dalawang araw ka lang makakain ng lahat ng gusto mo. Hanggang doon lang yon. Kasi hindi naman itong hindi naman namumulot ka lang ng pera dito sa abroad. Siyempre magtatrabaho ka rin, magpapagal ka rin. So ito habibi ang kakainin ni habibi ngayon. No. Kubos sa bibi. Ito ang gagawin natin ngayon. So, ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pitong piraso. E, isang piraso pa lang dito. Solve na solve ka na. Tapos, naglaga ako ng itlog. Tapos, yung sobra ko na ulam, kaninang tanghali, sardinas, ipapalaman ko dito. Ganun lang talaga, bibi. Discarte dito. Mga OFW. Ngayon na baby, iinitin natin to sa kalan kasi malamig. Ganun lang kadali habibi. Kasi iniisip ng iba, porque dito pa sa abroad marami ka ng pira. Yan. Okay na yan. Tapos ganito lang discarte ka habibi, para makita nyo kung paano discarte ng isang OFW na maliit lang ang kinikita. Yan. Ganito lang yan habibi. Ito papalaman natin to, hindi makita. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano talaga yung masasabi nyo ba talaga na maganda ang buhay ng isang OFW, lalo pat kagaya ko na maliit lang ang sahod. Ito itlog habibi. Ayunahin muna natin to. Ito lang ang ginagawa ko dito habibi. Kasi budget talaga. Pagkain mo, budget talaga. Hindi yung pasobasta ka lang sa lahat ng gusto mo, eh kakainin mo lahat ng ano mo, bibilin mo. Mali yun. Kailangan ay kasi kami dito pag sahod, mahawakan mo lang yung pera, masaya ka na kami. Tapos padala na sa pamilya sa Pilipinas.
matitira sa amin, matitira sa akin, yung budget lang na pang isang buwan. Pero minsan kinakapos pa yun kasi minsan, siyempre, mayroon kang, pag hindi ka marunong mag-budget dun sa tinira mo, eh, mauubos agad yun. Kaya ako ginagawa ko, ano, yung ito, sinasangatan ko ng ganitong pagkain. Para yung budget mo eh umabot ng isang buwan. Tapos ganito lang yan, habibi. Yan. Anuhin mo lang yung itlog. Yan, kalat mo lang dyan. Kasi ang sa akin lang, kasi ang budget ko talaga sa pagkain ko, sa bigas lang, sa isang buwan, pagkasyahin ko talaga yung 10 kilo. Pagkasyahin ko talaga yan. Kung hindi man umabot, hindi man siya umabot, pero talagang ano siya, anong, kumbaga eh, mga 28, 29, ganun. Kaya ang ginagawa ko, para siya umabot o sumubra, para umabot sa sweldo, eh bumibili ako ng, ano, ng, yung sa ganitong pagkain. Kubos. Ayan, nag-ibig. Medyo kakaiba lang itong pagkain na ito. Ito yung ulam ko kanina tanghali na sardinas. Ngayon ininit ko lang. Nilagyan ko ng sili. Dinagdagan ko ng kamatis para dumami-dami. O, ito habibi, 1 real lang ito. 7 piraso. Kubos. Ano natin kasi mabilis tumigas ito. Tapos irurulyo ko lang ito habibi. Irurulyo ko lang ng ganun. Irurulyo ko lang yan. Tapos yun, kain na. Ganda nga, baby. Discarte lang talaga. Para makapagpadala ka sa pamilya mo, para ang pamilya mo, matustusan mo ng pangangailangan nila. Kasi mayroong iba na porkit nag-abroad ka, inisip nila marami ka ng pera. Hindi ganun kadali yun. Hindi ka pumunta dito sa abroad para lang mamulot ng pera. Siyempre, pagtrabahoan mo yun. Pag minalas-malas ka pa, wala ka pang sweldo. Kaya pasyortihan lang yung abroad. Sabi ng iba, masarap ang abroad. Sabi ko sa inyo, swertihan lang ang pagiging abroad. Kagaya ko, medyo sinwerte ako kasi mayroon akong kwarto na sarili. Pero ito lang kwarto ko, maliit lang. Andito na yung tulugan ko. Tapos dito sa likod ko, ito yung CR ko. Tapos lutuan na yan dyan. Sama-sama na sa isang kwarto. Ganun lang habibi. Kaya kayong mga nasa Pilipinas, huwag kayong mag-isip na marami akong pera. Kung tutusin, wala akong pera. Maswerte pa kayong nasa Pilipinas kasi may pera kayo. Matigas to. Anyway, wala kang choice eh. Kailangan mo magtipid. Kailangan mong pagdaanan to para makaipon ka ng kunti. Kasi kung hindi mo pagdaanan mga ganitong pagkain, bili ka lang ng bili, ay ubos ang sweldo mo. Pati pamilya mo, gutom. Kaya kayo, lalo na yung mga kamag-anak ko dyan, na nangangarap mag-abroad, kung may trabaho man lang kayo dyan sa Pilipinas, dyan na lang kayo. Hindi ko kayo niloloko na mahirap dito. Sa umpisa lang yan, magandang abroad. Pero pag nagtagal ka na dito, diyan mo na mararanasan yung buhay na hindi mo maranasan dyan sa Pilipinas.
Dito naman tayo sa kabila. Kasi malaki na dito eh. Dito tayo sa dulo. Tapos tubig, habibi. Ganun lang, simple yung buhay ng abroad. Kaya maswerte na nga. Maswerte na nga kami, maswerte na nga ako dito pag makakaulam ako ng baka. Yan, pag bagong sahod, makakabili ako ng 1 kilo. Pero pag 1 linggo lang yun, ubos na. Siyempre, eh, 1 buwan kang hindi makakatikim ng karne, di siyempre, gusto mo araw-arawin. Kaya 3 linggo lang, ubos na. Tika sa bibi. Para ng karton. 2 piraso lang ganito. Solve ka na. Solve na ako. Tapos ito, hindi naman ito agad masisira. Basta nakaba, di lang mahanginan. Bukas pwede pa yan. Mag-init ulit tayo ng isa, habibi. Ayun ulit, mag-init pa tayo ng isa kasi mayroon pa sardinas eh. Tingnan nyo, habibi, ang diskarte dito. Diskarte ko sa kubos. Pasensya na kayo sa kusina ko ha, kasi itim-itim na yan. Sindihan muna natin ito. Yung sipon ko sa anghang, habibi. Ito kawali, walang laman. Painitin lang natin para uminit dito kasi para lumot-lamot ng kunti kasi parang karton. Yan ang mga nandito, habibi, sa sabro. Kaya kasi ng iba, masarap ang buhay namin dito. Porque abroad kami, marami na kami pera. Pero sa totoo lang talaga, kawawa kami dito kasi minsan ito lang kinakain namin. Itong tinapay na ito na walang lasa. Tapos makunat pa. Yan ginagawa ko para medyo lumambot. Painitin ko sa kawali. Kasi kung hindi mo samahan ng diskarte. Ay ko, init. Hindi mo samahan ng diskarte. Uuwi ka mo lang ang pera. Kaya kailangan diskarte din dito sa room. Tipid din. Hindi yung kung ano yung magustuhan mong pagkain, bibilin mo. Ito kailangan pahigpitan ng sinturon. Mainit na dito, malambot-lambot na. Talaga ang buhay ang bibi dito. Oh, mainit na. Umusok-usok na. Oh, lipat na naman tayo doon sa ano, sa lamisa. Iinit. Ayan, ganyan lang, habibi. Kaya yung iba dyan na nag-i-expect na marami kami pera, mga abroad. Lalo na ako, maraming nag-iisip sa akin na marami akong pera. Sa totoo lang, wala talaga akong pera. Yung wallet ko, ang laman, 1 real. Pusin na natin to. Yan. Yan ang buhay dito, mga kaibigan. Tapos itlog. Mura lang tong itlog, 2 piraso, 1 real. Tapos ito, 1 real. Pwede, 3 real na. Bakit ganito yung ano? Dadala yung laman ng itlog. Hindi naman magandang pagkabalat. Tapos yung sardinas bili ko kanina, 6. O di 10 real lang. Busog na. Grabe pala ang hang, dami pala yung ceiling nilagay ko. Iya pala labas. Labas yung luha ko sa ilong.
Kasi alam mo talaga, kung hindi mo talaga samahan ng diskarte, eh wala. Uuwi ka talagang zero. Kaya ako, ang ginagawa ko, ganito ang pagkain. Ginagawa ko yan, inaanohan ko yan, sinasangatan ko yan. Kasi ang bigas ko, budget lang yan sa isang buwan, 10 kilo. Hanggang doon lang talaga ako. Tama mga habibi. Tapos ngayon, sabihin nyo, marami kaming pera. Sabihin nyo, maraming pera yan kasi abroad yan, pabalik-balik na yan sa abroad. Tapos kung may trabaho ba ako sa Pilipinas, babalik ba ako dito? Ganito lang naman pagkain ko. Siguro, hindi ko inais mo lang pagkain ito. Pero mas maganda pa rin nasa Pilipinas ka kasi kasama mo, pamilya mo. Ganyan lang, habibi. Tapos kain na, asan yung... asan yung medyo maliit-liit ang dulo? Dito, maliit-liit. Dito tayo mag-umpisa. Ito, 7 piraso, 2 lang nagbalat na ano, may 5 pa. Bukas, pwede pa to, tali natin. Ilali ko to kasi pwede bukas, pwede pa to. Tapos tubig. Alam. Kasi kung hindi mo samahan ng diskarte, hindi mo paano to, hindi mo iinitin to. Pagbili mo, kainin mo lang agad. Sasakit lang dito mo. Magkakamasel ka dito. Kasi matigas to. Kailangan diskartehan mo din. Painitin mo doon sa kawali para lumambot ng konti. Gaya nito. Tubig, abimil. Tapos yung iba, pag nanghiram sa'yo ng pira, pag hindi mo pira, pag hindi mo napahiram, galit. Sabihin, madamot ka. Pero hindi nila alam ang kinakain mo dito, ito. Tigo 1 real, 7 piraso. Tapos yung iba naman, tinulungan mo, ikaw pa masama. Hindi nila alam ang kinakain mo, kubos. Sama ng ugali, no? Medyo mahirap na dito. Dito naman tayo sa dulo. Kabilang dulo naman tayo. Dalawang piraso solve na. Tapos tubig. Ganun lang ang buhay. Sabay, dito na. Talagang 10 real. Busog ka na. Abot ka na magdamag. At saka ang pagkain ito, madalian. Hindi yung pa-sexy-sexy, pa-cute-cute. Kasi ito, mabilis tumigas. Medyo tumigas na nga.
Hindi pwede dito ang pagkakikip. Kunat na. Ayaw ko sana i-video ito, pero sabi ko i-video ko ito para malaman din nila kung ano yung totoong buhay ng isang abroad. Hindi lahat ng abroad ay siniswerte, karamihan malas. Yung iba nga inaaboso ng amo, umuwi walang kahit piso, wala. Yung iba naman inuwi bangkay, yung ibang bangkay naman hindi inuwi. Dito tayo nilibig. Kaya ganun na nga ng isang OFW. Kaya sana naman huwag niyong basta-basta lang na pag-anuan lang yung isang OFW. Porque sabihin niyo kamag-anak, pabalik-balik sa abroad, marami ng pera. Mali yan. Ito nga ang trabaho ng OFW, yung pinakamahirap na trabaho. Kasi lahat dito sa'yo. Pag-ising mo, magluto ka, kakain ka, maligo ka, maglaba ka, magkasakit ka, alagaan mo sarili mo. Ganun ka ano yung OFW. Tapos pagkain mo, kailangan budgetin mo yan. Hindi yung porke andito ka, bili ka ng pagkain, bili ka ng ganito, ganyan, kung ano yung magustuhan mo. Mali yan. Kailangan eh, gamitin mo ang sarili mo dito, diskarte. Bigay. Dalawang pirasong ganito. Apat na itlog. Tsaka yung sobra kong sardinas kanina ng tanghali. Tapos na. Pero ganun lang mga habibi. Ito ang mga habibi. Ang ano ko. Ang kwarto ko yan. Yan, kusina na yan dyan. Lutuan ko na yan. O, ito lang yung ano ko. Yan. Ito, CR na to. Huwag na natin buksan yan kasi may demonyo dyan. Ito, higaan ko. Ganun lang, habibi. Ganun lang kasimple. Kaya, sana naman, kumustahin nyo rin kami, mga OFW. Pag malayo pa ang katapusan, mangumusta na kayo. Huwag yung mangumusta kayo, malapit ang katapusan. Magparamdam kayo pag malapit ng katapusan. Dapat malayo pa, dapat araw-araw. Kasi yun lang kaligayahan namin. Mayroon kaming mabasa na message. Pagising namin, mayroon kaming mabasa na message. Na, kumain ka na ba dyan? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Yan, masaya na kami dun. Kaya lang minsan talaga, karamihan talaga, hindi minsan, karamihan talaga pagising namin. Mga OFW, wala kaming mabasa, wala kaming ma-receive na kung ano-ano man lang. Pero pag malapit ng katapusan, tapos sunod-sunod na yung message. Kaya alam na this. Okay mga habibi. Ganun lang, ginawan ko lang ng video yung ang kalagayan ko dito, kalagayan namin dito para malaman din ng iba. Hindi porkit nandito kami sa abroad ay masarap ang buhay namin. Hindi. Kakamali kayo. Kaya huwag niyong isipin yan na marami kaming pera. Sige habibi. Maraming salamat.